Ayos lamang po nating kumustahin at pasalamatan ang ating mga kababayan sa Cotabato City dahil naging matagumpay sa pangkalahatan ng pagpapatupad ng Extended No Movement Day noong Sabado at No Movement Sunday sa Cotabato City. Gayun din ang pagpapatupad ng No Vehicle Movement on Sunday sa buong lalawigan ng Maguindanao. Itinuturing pa rin po 100% compliance rate itong dalawang araw na nakalipas dahil walang naitalang paglabag pagdating sa mga malalaking establishmento, although mayroong iilan ang dinampot sa mga barangay. Kabilang dito ang dalawang motorista na parehong lumabag sa No Movement Sunday. 5 katao naman ang dinampot sa Mother Barangay Rosarix at isang tindahan ang nabigyan ng notice of violation sa Virgo Subdivision Rosarix 9. Ang mga dadakip na motorista inisyo ng citation ticket habang ang mga nahuling nagsasabong ay dinala sa himpilan ng pulisya. Pati yung kanilang mga panabong na mga panawakan dinala din sa police station. Kung siguro kinunan din ang tambrak. Pero magkagayon pa man, masasampahan ng kaso. Oh. Hindi naman kasama yung manok na sasampahan ng kaso. Dahil... mamaya ng konti, pag-uusapan natin yan lentily, pero ang ewan ko lamang magandang balita ba o hindi, dahil nitong nakalipas na weekend ay may ilan ba 40 as of Saturday yan eh. As of Saturday, sa Region 12, 46 new confirmed cases. Although may 27 recoveries, 20 rito sa Cotabato City. Yan noong araw ng Sabado. Kahapon Linggo, sa report ng Regional COVID-19 Tracker, 24 naman ang bagong confirmed case, 4 dito sa Cotabato City. At mayroong 50 new recoveries. Ang breakdown nito, sa Cotabato City, meron po tayong 4 at meron namang 14 recoveries for yesterday. So, ang suma total ng mga kumpirmado sa Cotabato City, meron na tayong total of 179 at 82 active cases at 96 recoveries. Yan po ang suma total ng mga confirmed COVID-19 sa Cotabato City. Pataas ng pataas yung bilang ng mga nakaka-recover at sana naman sa mga susunod na araw, kung sakaling meron pang maitala, hindi na mas mataas pa sa naitala kahapon na 4. At with that, masasabi natin magiging matagumpay tayo sa paglaban dito sa COVID-19. Sana po makiisa ang lahat at huwag nang maging pasaway. Pero ito ang magiging mainit na usapin natin dahil nabanggit natin kanina ang bilang ng mga transient at mga sidewalk vendors sa mega market ng Palengke lilimitahan o planong lilimitahan. Kailan ba ito papatupad sa panahon ng pandemya? Nasa linya ang ating market administrator, si Ginong Samundas, para sa ating panayam. Magandang umaga po, Sir Sam. You're on there sa Brigada News FM Cotabato. Si Popoy Formento po ito. Good morning. Good morning po, Sir Popoy. Sa ating mga kababayan, assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Apo, sir, we learned na may binabalak po kayo na ipatutupad bilang win-win formula para sa mga transient at sidewalk vendors sa ating mega market administrator, sir. Yes. Actually, isa po ito doon sa pinagaloob sa atin ng ating mahal na mayroon. Doon sa Executive Order No. 369, series of 2020, na kanyang inisyu, pagkagawa ng market quarantine team, tayo na po yan, dyan sa ating mga palengke. Dahil po sa nakikita natin na ang palengke ay talagang dinadagsan ang
maraming tao araw-araw. So, nagkaroon kami ng meeting with the market management at yung technical working group. At yan po ang mai-recommenda natin na posibleng magawa at maitulong sa LGU Cotabato City. So, isa yan yung paano maobserbahan ng social distancing. So, maliban doon sa pagbabago ng ruta ng trafiko, ay nakikita rin natin itong mga transient vendors na napakarami po, lalo na sa umaga, as early as 4 a.m. hanggang 8 o'clock ng umaga. So, yun ang napag-usapan namin with the market management at saka yung market quarantine na lilimitahan natin. Hindi naman sa didiscriminate natin sila. No? Pero i-regulate lang in a sense na yung talagang mga original dyan na nagtitinda na mga transient vendors, sidewalk vendors. Hindi naman sa pinapaalis natin sila. Pero win-win formula ang inapply natin na hindi mailagay sa kapahamakan ang lalong-lalo na sila, ang mga ilang vendors, market goers, at the general public. So, ang ibig natin sabihin dito sa win-win formula na ito ay yung tatlo, time, space, and number. Doon sa time or oras, dapat sabi ko, mag-adjust tayo in a sense na instead of 4 a.m. Up to 7, na allowing them to display their goods along the Martinez Street specifically, no? Dahil dyan ang dinadagsa ng ating mga transit vendors, harapan po yan ang mega market, ay gagawin namin na 8 o'clock. Alam nyo, from 4 a.m. to 8 a.m., ang dami pong tao dyan, ang dami rin pong mga POJ na halos magtuturno na dyan. Kaya yung mga POJ naman, hindi na po sila pwedeng dadaan dyan sa mga oras na yan, up to 10 o'clock, doon sila didiretso sa may keso na nyo. And then yung mga tricycles doon sa likod. Isa po ito sa napagkalob sa atin doon sa Executive Order number 369, inisyo po ni Mayor. Okay, yung sa space naman. Yung space, nakikita natin na yung ibang mga vendors, napakalaki yung space na kanilang na uukupa doon sa sidewalk. So, inatihati natin yan sila equally in a sense na tag 1 meter na lang para lang merong hanap buhay. 1 meter ang laki ng space, box na kanilang paglalagyan. 1 meter din ang laki para sa distancing nila. So, yan po yung mga pagbabago na nakikita natin maibahagi sa panahong ito ng pandemya. Okay, yung number naman. Number, binilang po namin sila yung mga transient vendors na ito. More than 200, starting from United Bakery up to Bagsakan na mga transient vendors. Umabot ng sobra 200. So, half of 200 lang ang kinuha namin para ma-observe yung ating social distancing policy o protocol. So, kasi po, sir, po yung iba dyan, halimbawa yung nanay, yung tatay, pati yung anak may space din. Di ba? At yung iba naman, alam natin yan, ever since, na ganyan mga, hindi lang itong pandemya na ito, itong COVID na ito, pwede man. Dahil pasalamat tayo, nagahanap buhay mga tao. Pero sa ngayong pandemya, ito po ang pakiusap natin na kailangan magtulungan po tayo. Napapalo po ito doon sa Republic of 101-21 na we heal as one. Hindi lang ang gobyerno ang kikilos titingin dito, kundi lahat ng sektor. At hindi lang isang sektor, kundi lahat ng sektor kailangan magtulungan upang labanan itong COVID-19 na ito. So, yan po, nagda-dry land na yung mga tao natin doon ngayon as early as 4:30 a.m. And then, pag makita natin
na okay na or hindi pa okay, mag-i-issue po tayo ng ID. No numbering. No number, no vending policy ng opisina. Isa pa po kasi na-obserbahan natin, yung mga taga-ibang lugar, both within the city and outside the city, dahil siguro sa pandemya ngayon at kahirapan ng buhay, ay pumupunta sila dyan, nagtitinda. Inuulit ko po, much to our desire to help them, pero mas lalong maraming maapektuhan, mas lalong maraming madamay kapag hindi natin protektahan, lalong-lalo na yung aming mga legitimate vendors dyan sa supermarket. I mean, yung mga licensed vendors. So, kailangan mag-intindihan, mag-intindihan tayo in a sense na dapat mag-prioritize yung mga sumusunod sa batas. Dahil kawawa naman po sila pag ikapwera natin sila. So, ito po yung mga kaganapan dyan na Sir Popoy. Isa pa po kasi na nakita natin yung dyan sa may Bajunahit Building, halos puno na yan ng sa hapon hanggang Washington. So, pinag-iingatan natin yung ating supermarket na hindi sila maapektuhan o madamay dito sa mga kaganapan ito, Sir po. Aha. Naunawaan po namin ang inyong nais na mangyari. Subalit sa kabuang 200 vendors na inyo pong naitala, only 100 of them can be accommodated dito sa sistema ng ipatutupad dahil sa espasyo na ilalaan na 1 meter by 1 meter ang bawat vendors. At tama kayo, nabanggit ninyo na halos lahat ng miyembro ng pamilya ay kanya-kanyang pwesto at iisa lamang po ang ibibigay. At no number, no vending. Ngayon, ang tanong ay papaano makakakuha ng numero yung pong nabigyan po ninyo ng mga priorities sa administrator, sir? Alam po ng aming mga supervisor yan. Dahil meron po tayong profiling na ginawa. Maliban doon sa ID na nakasaad yung number, ay meron din pong pangalan. Pangalan ng vendor at kanyang picture. Pati yung doon sa simento na aming imarkahan, dahil may marking po doon na box, nilalagyan ng numero yung ID pati yung doon sa simento na minartahan namin. So actual na picture ang nilalagay doon sa likod ng kanilang ID number. So hindi po hindi po masyadikato yan. As much as possible, iniwasan po natin yan. Yun na ang kahilingan natin sa kanila. Iisin po natin ito. Dahil sabi nga ng Presidente, baka by December ay may bakuna na. Ayaw natin po na lalong dadami yung kaso ng COVID-19. So kailangan i-regulate natin yan sila. I-regulate natin. Anyway, makapagtinda naman po sila eh. From 8 onward, pwede sila magtinda. And then yung mga POJ, pwede rin dadaan dyan. Pero alas 10 ng umaga. Kasi ilang beses, napapagod na rin po tayo. Tao rin naman tayo, napapagod din na araw-araw pinagsasabihan, bawal dyan mag-turno, bawal dyan mag-parking, bawal dyan mag-tinda. So napipilitan po tayo na gawin ito, alang-alang sa kapakanan ng higit na nakakaraan. Sir, clarification lamang. Doon sa 100, kasi binanggit nyo kanina, they should only start displaying their wares at 8 to 10. Pero tinutukoy ninyo rito, pagkakaunawa ko sa inyo, yung 100 exempted po rito, pwede silang mag-display as early as 4 a.m. Yung 100 lamang po na may number. Samantala yung mga lahat-lahat na po, 100 lahat, alas 8 magsisimula. Pwede ko. Mag-uumpisa po sila magtinda 8 o'clock, alas 8 ng umaga. Hanggang, kasi magkaiba po ito, no? Gusto ko palang ipaliwanag. Yung dyan sa may chicken section,
sa pagitan ng GBS pati Sukarama, hanggang alas 2 lang magtinda yung mga chicken section dyan. Dahil alam nyo bakit. Dahil sa... Saglit, naputo tayo with the market administrator Sam Mundas. Saglit at lilinawin natin yung ilan. May clarification dito, 8 to 12 yung sa chicken section. Kasi ang kanina impression natin, yung 100 lamang ang pahihintulutan. Pero just the same, 100, alas 8 lang din sila magsisimula. Guhay po, Market Administrator Sir, yung clarification natin sa 8 to 12 sa chicken section. Guhay po. Ganito po, ano? Yung dyan sa Martinez Street, bawal po sila magtinda ng alas 4 ng umaga. Bagkos, pwede po sila magtinda alas 8 ng umaga. Okay. Dyan sa Martinez Street, hanggang ano na yan, hapon. And then yung sa may chicken section, sa pagitan po ng Superama at GBS, magtitinda yung mga legitimate chicken vendors dyan as early as 4 a.m. up to 2 o'clock in the afternoon. Sa after 2 o'clock, hindi na po sila pwede magtinda dahil may dumadayo dyan na mga ibang paninda, mga isda, galing kung saan-saan, ayaw po natin mangyari yun. Dahil hindi po natin nakukontrol. Yung mga ganyan, kung taga Cotabato City lang, okay lang. May mga policy natin, policy na pwede natin i-adapt dyan. Pero alam niyo naman, nasa pagitan tayo, nasa pagpon tayo eh, gitna, nasa open city tayo. So medyo nahirapan ang ating LGU patungkol dyan. So doon sa may bandang admin building, sa may welcome papuntang Bagsakan, ang mga vendors dyan ay pwede magtinda, no? 8 o'clock hanggang 2 p.m. din, dahil 2 p.m. up to 6 o'clock or hanggang 9 o'clock ay yung mga delivery trucks naman. Kasi may building dyan, yung Ocampo building, pati yung mga market agenda, magdi-deliver din yan ng mga produkto nila. So hindi po sila maka-unload, maka-load, kung hindi po natin lilinisin yan. So yan po, ano. Anyway, ipopost po namin sa mga tarpaulin in that areas, ano, sa mga areas na yan. Yung time, space, and number. Aha. Isang bagay na lamang po, dahil kanyo kanina, ngayong araw sinimulan ang dry run, nangangulugan, since alas 8 sila pahihintulutan dyan po sa Martinez, ano ha, street ang tinutukoy natin. Hanggang ngayon, hindi pa po okupado ang area administrator, sir. Kanina, tinawagan ko yung ating mga security at supervisors dyan. Nagkataon na umulan, so tayinig daw ang lahat. Wala daw ng display. Siguro, kasi dahil Saturday pa natin na umpisahan ito, at kahapon yung ating pag-painting dun sa kalsada by box, at ginagawa yung iba pang mga kailangan gawin, yung mga ID, ay makikita natin ngayong araw ano na ang mga kaganapan, anong situation. Para, yun na nga, dry run, mamaya hapon naman, magkakaroon kami ng assessment. Ayun. Tatanggapin namin yung mga, kung ano, mga comments ng mga tao, para naman masama natin doon sa magiging output ng aming assessment. Mm-hmm. Kung ano bang tama, kung anong hindi tama, and then mag-adjust po tayo. Ayun. Basta, take note po na basta hindi po maisakripisyo ang kapakanan na nakakarami sa COVID-19 na ito. Apo. Yan po ang first and foremost na priority namin ay ang kalusugan ng mga tao.
Tatanong ko sana kanina yung tungkol sa espasyo, pero binanggit nyo na kanina, nagsimula na po pala kayong pintahan yung area, no, para maibigyan sila ng equal sizes of 1 meter each with 1 meter distance per box. Ano? Pero iwan po natin pansamantala yan. Kanina nabanggit nyo yung sitwasyong umiiral dyan sa may Bajunite kung saan okupado yung bahagi ng Jerusalem hanggang sa may Washington. Sir, anong pulisiya ang ipapatupad ng market administration sa umiiral ngayon na sitwasyon dyan sa bahagi niya ng downtown area? Nai-suggest na po natin yan, ano? Sa ating task force, sa ating mayor, yung situation dyan sa may Bajunite at saka sa Washington. Sa totoo lang po, hindi ko na po sakop yan. Wala po sa ating market ko na ginawa po ninyo, Sir Popoy, dahil sa mga ano yan eh, hindi naman natin pwede sabihin talipapa. Dahil ang isang talipapa na legitimate ay dadaan po sa proseso. Unang-una, sumulpot na lang. Magsusulat po sila. Susulat sila to the LGU through me as market administrator ayon doon sa ating market code. And then the local chief executive, i-endorse po yan sa sabunian. Eh, so far, wala. Kaya marahil dahil sa pandemya ngayon, ay yung mga ibang tarifa pa, hindi yan, ay nasama doon sa consideration na yan sa panahon lamang ng pandemya.